Magandang hapon po sa inyong lahat. Dr. Joe Reyes po ulit para sa Nirvana Funeral Homes FB page. Ngayon po ay May 25, 2020 at 6 na araw na lamang matatapos na ang ating modified ECQ. Harinawa po hindi na ma-extend pa ulit, ano? Although may balita na baka ma-extend pa because of existing COVID cases na nangyayari sa ating lugar. Nais ko lang po isingit na magpapasalamat po tayo kina Ivan, Nicole, Albert at Mrs. Len Hontongco. Sila po ang mga tao sa likod ng presentation naming ito na video na sila ang nagsasalansan at nag-e-edit upang makarating sa inyo sa gantong itsura. Salamat po uli sa inyo. Huwag kayong magsasawa. Kayo bilang mga manonood at nakikinig at mga nagsesend ng mga tanong at kina Ivan, Nicole, Albert and kay Mrs. Len sa kanilang masisipag na ginagawa sa likod ng mga video ito. Okay, proceed po tayo sa question na question for the day. Unang tanong po, good morning po. Ask ko lang po sana kung pwede po kainumin ng celestamine ng baby ko. 5 years old na siya. Kasi po pag may allergy rhinitis siya, before going to bed, palagi umatak, palagi daw barado, ilong sa sipon, tapos pagkagising panay ang sneeze na. Pero maghapon naman po, nawawala din. Natry ko na po ang other kid for 1 week, 5 ml dosage ko before bedtime. Okay naman po result. Pero pagising niya, ganun pa din, allergy pa rin. Then ngayon, balik na naman sa dati. Kaya't itatanong ko kung pwede ang celestamine na mag-take siya dati. Kasi lang, gusto ko pa rin po makasigurado. Tsaka ilang dosage po, 5 years old, 25 kilos male. Okay, na mukhang natingnan na siya at na-diagnose na merong allergic rhinitis at based from previous experience, effective daw ang celestamine. Tunay po na effective ang celestamine. Pero hindi po yan ginagamit o nire-reseta ng naming mga doktor na left and right unless really indicated because may side effect po yan. Napakatapang niya, I mean na napakabisa niya, pero mabilis din po lumabas ang mga side effect. Yan po ay pag madalas mahabang gamitin ay nakakabansot po yan sa mga bata. Ano po? Opo. Kaya baka may iba pang paraan na gamot na pwedeng i-manage sa pag-manage ng bata. Mahalaga po, no, na pag-iwas sa allergen. Kasi nakaka-trigger ng mga pagsisipon at hatching. Hindi po nakikure ang allergic rhinitis. Pag ginamot po ay at di effective, ano, tapos na ang gamutan, babalik po ulit si ubo sipon because hindi po nakikure ang mga allergy like allergic rhinitis. Kung kaya, kasing halaga niyang pag-inom ng gamot ay ang pag-iwas sa mga allergen. Patulad ng, baka naman yung aircon nyo ay dusty na siya, yung mga kama kailangan i-vacuum, no? Baka nag-i-spray kayo ng insecticide o gumagamit ng patol o may vape mat sa loob ng kwarto. Nakasama po yan, maa-allergy si bunso. Mag-a-hatching siya. Yung mga beddings po, baka naman puno ng downy, magpo-polvo pag at pinapaliguan pa sa hapon o sa gabi, ay maa-allergy po si baby. Yung mga sa loob ng kwarto, baka may bagong pintura, no? At may mga chemicals na naka-imbak doon, masama po yun. Maa-allergy din si baby. Ang treatment po is antihistamine. Sa treatment po, hindi mawawala ang antihistamine, no? Maganda na po ang cetirizine kasi twice a day lang ang bigay niyan, minsan once a day. Sa isang 5 years old na 25 kilos, 5 ml po, 2 times a day for 10 days. Huwag niyo na pong pahabain. Sabayan niyo na siya pagbibigyan niya na pang maintenance. Monte Lucas, 5 milligrams na tablet, chewable naman po yan, once a day. For 6 months hanggang 1 year, pwede po yan ibigay. Safe naman po yan. Tapos, pwede pong mag-steroid, pero wag na po yung systemic na maapektuhan ng buong katawan pag ininom. Yun na lang pong localized o inhalational, yung ini-spray sa ilong. Nakakatulong po yun para matigil ang pag-hatching at pagtulong ng sipon at baradong ilong. No? May mga inhalational steroid po. 1 to 2 times a day ang gamit, 1 to 2 puffs, 1 to 2 times a day. Ganun po, no? Marami pong brand niyan para sa nasal spray, katulad ng Nasonex, Flixotide, Choose Your Brand. Ano po?
pasilip niyo po ang ilong ng inyong anak o silipin niyo po. Pag po nagmalaki yung nasal turbinate, kung tawagin, may namamagaw sa loob na pintog, ay may allergy po yon. Pag ganun po, mahihirapang huminga si bunso. Pansinin nyo kung siya ay natutulog, nakabuka ang bibig, ibig sabihin halos parado na ang ilong sa loob ng kanyang ilong. Hindi po natin pansin kasi ganyan na itsura, pero diyan po ay sinisilip na ganun. Lagyan nyo po ng flashlight, tingnan nyo sa salamin na ganyan, kung namamaga. No? Pag namamaga po, dapat na po na isprayan ang kanyang ilong. Ano po? Yun lang naman po. Kung mayroon pa kayong katanungan, dagdag katanungan para sa ganitong kaso, ay i-forward nyo lang po. Again, this is Dr. Jorayes para sa Nirvana Funeral Homes FB page. Magandang hapon po sa inyong lahat.